Kumusta mga kabasketball? Nitong nakaraang huling dekada, parang wala tayong masyadong maalala ng mga instances na masasabi natin na ang Golden State Warriors ay nakagawa ng malaking pagkakamali. Ito ay sa kanilang mga desisyon bilang isang organization. Parang sila nga ang model organization ng NBA mula nang sila ay nagkaroon ng dynasty na ito. Pero kahit sino namang organization sa NBA ay nagkakaroon din naman ng mga pagkakamali paminsan-minsan. Para sa Warriors ay tila marami ang nagsasabi na isa sa kanilang mga pagkakamali ay ang pag-draft kay James Wiseman bilang second overall pick ng 2020 NBA draft. Pinalampas ng Warriors itong si LaMelo Ball para sa isang big man, kaya lang hindi pa nakakagawa ng impact itong si James Wiseman na inaasahan ng maraming fans na kagaya ni LaMelo Ball para sa Charlotte Hornets. Ang mga injuries ang isa sa pinakamalaking dahilan dyan, at dahil doon ay na-miss niya ang buong last season. Pero ang isang malaking alalahanin ay ngayong nakabalik na siya ay tila hindi pa rin siya nakakapagpakita ng hinahanap at inaasahan ng kanyang organization. Si Wiseman ay isa sa maraming Warriors na nagsimula na medyo disappointing talaga ngayong season ito. Si Steph Curry at Andrew Wiggins lamang sa ngayon ha, ang talagang nagpe-perform up to standards ng Warriors. Si Wiseman lalo na in particular ay medyo talagang binubusisi ng karamihan, lalo na ng mga analyst. Merong isang play na kung saan ay na-frustrate niya itong si Steph Curry at kitang-kita doon sa video, no, sa camera, sa lente, kitang-kita ng mga tao reaction ni Steph Curry dahil binigyan niya ng screen itong si Steph Curry na parang kumbaga tatamad-tamad, kumbaga mahinang screen, at pagkatapos ay pumoste siya at halatang halata na hindi ibinigay ni Steph Curry sa kanya ang bola na ikinadismaya din nitong si James Wiseman. At dahil sa mahinang simula ng Golden State Warriors ay maraming usap-usapan ngayon na maraming mga pagbabago ang darating. Si Tim Kawakami, isang Warriors insider, ang nagbunyag na kung sakasakali ang pagbabago niya na isang trade, si Wiseman daw ang malamang sa pinakamalamang na mate-trade. Dagdag pa ni Kawakami na parang hindi nila nakikita na mag-fit itong si James Wiseman kay Draymond Green at Steph Curry. Kaya ngayon mapapaisip tayo na paano kaya kung si LaMelo Ball ang kinuha ng Warriors imbis na itong si James Wiseman. Pero nga hindi naman ibig sabihin ito ay ite-trade na siya. Pero yun nga, according dito sa insider ng Warriors, ay siya ang malamang na unang nasa listahan kung gagawin nga ng Warriors ang isang trade. Wala pa namang magaganap na ganyan itong mga susunod na buwan. According dito kay GM Bob Meyer, sinabi niya na wala pa namang drastic changes na gagawin ang koponan hanggang halfway point ng season na ito. At sa puntong iyon ay dapat na ayos na ng Warriors ang kanilang mga problema. Pero kung hindi pa din pagdating ng halfway point o lagpas doon, abay, baka ito na ang last season ni James Wiseman bilang isang Warrior. Anong masasabi nyo dito mga kabasketball? Sang-ayon ba kayo? Mag-iwan ng comment, click like, share, and subscribe. This is...